dahil panahon ngayon ng kahirapan, kapag wala po tayong diskarte, isa tayo sa mga matatamaan ng kahirapan o maghihirap tayo, kakapusin tayo sa ating panggastos. Ang ating kikitain ay mas maliit kaysa sa kailanganin nating gastusin. Ang itarget natin ng market, yung basic needs. Anong ibig sabihin ng basic needs? Yung ating binibinta na commodity ay yung makakapaglutas ng main na problema ng tao, ng pangkalahatang problema. Hi, good morning. Welcome po sa ating Monting Channel. Ikaw man ay Pinklawan o DDS, welcome po. Saan ka mang panig sa mundo ngayon, naroroon. Ang unang topic po natin ay patungkol sa basic inventions, yung kagamit-gamit sa pang-araw-araw. Minsan po ay na-feature na po tayo sa Ritit K at na-feature din tayo doon sa Channel 25 sa Pambansang Almusal. Ang pangalawang topic po natin ay patungkol sa health, paano tayo maging healthy na walang gastos. At pangatlong topic po natin ay patungkol sa entrepreneurship, paano tayo kumita dahil panahon po ngayon ng taghirap. At pang-apat na topic natin ay mga trending issues, kasali na rin ng mga politics, dahil yan po ay mga bagay-bagay na nakakapikto sa ating buhay. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-updated kayo sa ating mga bagong upload ng mga videos. Ang aking ibabahagi sa atin ngayon ay paano tayo kumita. Diba? Napakahirap po sa buhay ngayon dahil lahat ng mga commodities tumataas, apektado sa pagtaas ng crude oil. Ngayon, kakatapos lamang ng butuhan, ng eleksyon, magulo, awayan. So, siguro huwag tayo masyadong indulge dyan sa awayan ng politics dahil wala naman tayong directly involved dyan. Kung hindi tayo magsikap, kung hindi tayo humanap ng mga diskarte, ganun pa rin. Kahit sino ang mamumuno dyan, ganun pa rin ang mangyayari sa ating buhay. Kaya ngayon, mas maigi pa pag tuunan natin ng pansin yung mga bagay-bagay na direkta tayo na makikinabang o apektado tayo sa ating sariling buhay o sa ating sariling pamilya. Ngayon, ang ating topic nga ngayon ay patungkol sa paano kumita. Dahil panahon ngayon ng kahirapan, kapag wala po tayong diskarte, isa tayo sa mga matatamaan ng kahirapan o maghihirap tayo, kakapusin tayo sa ating panggastos. Ang ating kikitain ay mas maliit kaysa sa kailanganin nating gastusin. Mahirap yun. Napakahirap. Tayo ay magkakaroon ng malaking stress sa araw-araw. Paano tayo mabubuhay kung mayroon tayong pamilya na sinusuportahan? Napakahirap po ang ating kalagayan. Kaya nagkakaroon ng mga mental health. Apektado ang mga tao dahil lalo na nagkakaroon ng pandemic. Walang paraan ng hanap buhay. Ngayon, para maiwasan natin ng na dumating tayo sa ganong kalagayan, mas maigi pa dumiskarte tayo. Kailangan tayong kumita. Ngayon, mayroong dalawang mood ng paano kumita. Pwede kang kumita ng papusahan o talagang pahirapan. May kausap nga ako, nagde-deliver yung tao habang may binibili akong pizza doon sa factory. Nag-deliver itong isa, na nag-deliver siya, tuktok yung nakalagay sa kanyang box. At tinanong ko patungkol sa pag-delivery. At sabi niya, nag-deliver din daw siya sa Shopee, nag-deliver din daw siya sa Barso. Sabi ko, ay pwede pala yun. Nga ganun, sabi niya, kung hindi ka didiscarte ngayon, ay mahihirapan ka. So, yan ang mga paraan na talagang kakayurin mo, pepersahin mo sa sarili mo. Kikita ka naman dyan, pero hindi rin maadali ang ganyan, ang magdi-deliver. Talagang yung pagdadrive mo ng motor, pahirap, mainit, talagang mahirap yan. Mahirap na trabaho, pero kikita ka. Yun nga lang, pepersahin mo talaga sa sarili mo. Hindi ka papatay-patay. Ang pangalawang diskarte o mode
ng pagkita ay yung smart. Do it smart. Paano yung ibig sabihin smart? Pagganahin mo yung abilidad mo. Pagganahin mo yung skill mo. Mag-aral ka ng skill, paano ka kumita. Okay. So, ang diskarte ngayon, dahil trending na ngayon ang online, pwede kang kumita online. Oh, marami ngayon kumikita ng online, kaso nga lang, kung huli ka na sa iyong produkto, marami kang kalaban. Yung iba, nag-try naman, pero hindi rin nag-prosper. Lalo na kung hindi maganda or wala siyang magandang source na nung commodity, nung kanyang binibinta, hindi makakuha ng magandang presyo, mahirapan ka dahil competition. So, yun. Humanap ka ng paraan. Ano ang idea na medyo makapasok ka sa market? Ang itarget natin ng market, yung basic needs. Anong ibig sabihin ng basic needs? Yung ating binibinta na commodity ay yung makakapaglutas ng main na problema ng tao, ng pangkalahatang problema. Halimbawa, yung fuel. Yung fuel natin sa ating pagluluto, yung cooking fuel, na lahat ng tao ay nagluluto. Hindi naman pwedeng mabuhay tayo na hindi tayo nagluluto. Pwede naman na laging bili lang, pero hindi naman talagang lahat ng panahon eh. Kahit magpapakulo ka lang ng itlog, kailangan natin ng fuel. So, yung fuel, problema sa fuel, ating tatargetin dito. So, ito ang diskarte dyan. So, basic needs ang ating target, dahil pangkalahat, ibig sabihin, mas malawak ang market. Mas malawak ang market sa pag basic needs ang ating targeting. Ngayon, itong aming produkto, yung mga produkto naming pampatipid sa fuel, isa dito ay yung pampatipid sa cooking gas nga natin. Instead na bibili tayo ng LPG tank, o isang LPG tank ngayon, ang ibang lugar ay 1,100 na. Yung iba, below 1,000 na 980, ganun ang range. So, napakamahal po ngayon. Ngayon, paano natin na mapatipid o paano tayo magbenta nang makalutas doon sa ating problemang mahal ng pagpresyo ng LPG? Yung nga, ang aming mga produkto dito ay yung mga pangmasa. So, kailangan magtiyaga. Pangmasa ang diskarte. Pero, mas nakakatipid ka naman ng 40% makatipid ka sa iyong gastos ng fuel. So, mayroon tayong maraming model dito. So, maraming model. So, makukuha natin kung anong gusto ng tao. Operan natin sila ng iba't ibang model para nasa kanila ang pagpili. Ngayon, ang diskarte dito, dahil ito ay kahit simple or pangmasa na ito ay stove, no, pangmasa, kailangan natin matuto. So, unang-una, diskarte skill, no? Kailangan natin bumili itong aming model ng water supplemented stove. So, napaka-laking tipid natin dito sa fuel. Water supplemented stove, although pang-masa ito, kailangan nating matuto. So, unang-una na step natin, bibili tayo ng water supplemented stove. So, bibili tayo dahil kailangan nating masanay paano paggamit yan, paano pag-timing, dahil ito ay may kasabay na tubig. So, mayroon tayong fuel doon, mayroong fuel, at may kasabay na tubig nga para makatipid. So, kailangan kang bumili upang matuto kang gumamit. Paano pag-timing, paano pag... Kasi minsan, marang mga kailangan ka, kasi naninibago ka, baka paano pag-control o pag nag-in-in. Marami kang dapat ma-experience at maranasan. At itong experience mo ito, so itong natutunan mo dito sa iyong paggamit ng kalan, ito ngayon ang dito ka ngayon mag-sale, dito ito gamitin mo ngayon ng puhunan pag bibinta mo. Ito ngayong ibablog mo, ipakita mo paano gamitin, paano pag-demonstrate, at paano ka nakatipid. So, yun. Kasi, isipin mo, mag-save ka ng 40%, 45 to 40% sa iyong pag-timing ng paggamit. Ang laking bagay. So, instead na ang gastusin mo ay 1,100, ang gastos mo na lamang ay nasa 600 na lamang. Napakalaking bagay yun. So, yun, kaya kakailangang bumili at gumamit at i-master mo ang paggamit nito, dahil ang mga tao hindi mo po yan bibili basta-basta.
magtatanong sila ano bang mayroong maganda dyan, ano, paano yan paggamit, pa lahat. Marami silang katanungan upang masagot mo yan, kailangan kang gumamit, ma-experience mo, may paliwanag mo sa kanila na ito nga ay mabuti. So yan, yan ang unang steps dyan. So bumili ka unang-una dahil gusto mong makatipid. I-prove mo na nakatipid ka at kaya ka ngayon gusto kang makatulong sa kanila, sa kanilang problema ng mahal na expenses ng cooking fuel, kaya ka ibinabahagi mo sa kanila. Kaya yan po ang target natin. So ang business or marketing, hindi po yan para kumita lang. Hindi po. Kapag ang purpose mo ay para kumita lang, hindi ka makabenta. Kasi ang kailangan ang pagbenta mo ay kailangan mas malaki ang pakinabang noong bumili kaysa presyo noong kanilang binili. Yan po ang catch dyan. Ang binibenta mo ay mas malaki ang pakinabang. Halimbawa, sa pagbili mo ng isang water supplemented stove, isipin mo makasave ka ng 400 kada tanke o mahigit pa. I-multiply mo yan sa how many times ka bumili ng LPG tank in 1 year. Ang laking savings mo. Samantalang bumili ka lang, ang presyo natin ng water supplemented stove, yung single burner, ay 3,550. Ang double burner naman ay 4,750. So, yan lang ang gagastusin mo, isang bagsak, at tuloy-tuloy ko na habang buhay, makakasave ka ng malaki. So, yan ang ipapakita mo sa tao na nakakasave sila. Kasi, bagong produkto, hindi ka agad-agad talaga bibili ang tao. Dahil bago, o ano ito, marami silang katanungan. Matatakot sila kung ano. Basta, daming haka-haka ng isang tao, hindi pa nakapagsubok. So, kaya, kailangan mong i-demonstrate, ipakita mo talaga sa kanila. So, yun. Dahil ang produktong ito ay bago, kailangan ikalat ang information. Isa ka sa tutulong na magkalat ng information. Ano yun? Sa pagkalat ng information na yun, ay kikita ka. So, kikita ka ng 10%. Okay? Kikita ka ng 10%. Asan ka pa sa pamagitan mo lang ng pag-vlog mo, i-post mo sa Facebook, at mag-curious yung iba, ano ba yung pinapakita mo na yan? Paano ka? I-emphasize mo yung nakakatipid yung tao. Kasi wala namang taong ayaw, lalo na ngayon, gusto talaga makatipid. So yan ang i-emphasize mo, paano, anong advantage, anong benefit ay yung nakakatipid ka. So, yun ang discard mo. So nakikita ka ng 10%. Magkano ang kita mo sa 4,750? So mayroon kang 475 pag nakabinta ka ng isang unit. Same din yan ang kita noong mga nagbibinta doon sa palengke o sa mga iba-ibang, ganun din kalaki ang kinikita. Dito, bibigyan ka ng chance ng namin o ng kumpanya paano ka kikita, kasi wala namang mag-offer sa'yo ng ganun kita. Wala. Ang kumpanya na ito gusto rin tumulong sa ating kapwa. Yan yun ang purpose dito. So, ito ay invention. Itong invention na ito ay makakabahagi ng tulong financially doon sa mga tao na magtulong sa pag-disseminate ng information. So, kikita ka ng 10%. Kung nakabinta ka noong single burner na water supplemented stove, so 3,550, mayroon kang kita na 355 sa isang unit. O, i-post mo lang sa Facebook, dahil bumili ka, pinakita mo, i-post mo at maging curious sila. Ngayon, pag maging seller ka, mayroon kang kita. So, bumili ka, naging seller ka, mayroon kang kita. Anong paraan dito? Pwede kang gumawa ng shop sa Shopee. Okay? Yan ang isang privilege kapag ikaw ay gustong makisali or maging affiliate dito sa kumpanya namin. Kapag bumili ka, ito kasi ang privilege dito sa produktong ito. Kapag bumili ka ng water supplemented stove, actually marami pang module dito, yung mga biofuel modules, maraming modules ito, mayroong single, mayroong double burner, mayroong heavy duty, mayroong family, maraming module yan, depende nga, kaya sa malaking
target ng bilang ng market ang maraming option. So, marami kang chance dito na makuha mo talaga ang gusto ng tao. So, mag-open ka ng shop sa Shopee. Anong paanong sistema? Sa Shopee kasi mayroong pre-order. Ang pre-order, ang katulad sa akin, ang sinet ko ng timing sa aking sa aming produkto ay pre-order. Sinet ko ng 15 days. Para may time ng pag-maniobra. Ngayon, kapag naging franchise ka or seller ka ng mga produkto namin, isip mo rin ng 15 days. Ang produkto, kung malapit ka lang dahil nandito ang aming site or ang aming place sa Pasig or malapit sa boundary ng Taytay, kung malapit ka lang, pwede mong kunin ang direkta ang unit o mayroon kang commission kagad ng 10%. Ngayon, kung malayo ka naman, kung sa ibang lugar ka, kung nasa Cebu ka, sa Davao, sa General Santos, o saan mang lugar, o sa Cabanatuan, saan mang lugar, pwede mong o-orderin by online din. And then, ibigay sa'yo yung commission by GCash naman. Dahil malayo ka, hindi ka kailangan pumunta. Dahil sa biyahe pa lang, magagastos sa hassle sa pagkuha at plus time, plus yung kung may sasakyan ka, gastos ng gasolina. Mas maigi pa, o-orderin mo na lang online. Tapos, bigyan ka ng discount by GCash, impasahan natin. Ang pasahan ng kumpanya, GCash. And then, yun, o-orderin mo. And then, doon sa'yo yung product, yung ating commodities, at ibinta mo uli doon sa iyong shop na ginawa mo sa Shopee. O, di ba? So, may kita ka, ganun lang. Kumbaga, pasa-pasa lang. So, may kita ka. Ang kita mo, parehas din ang kita mo doon sa mga nagtitinda, sa mga palengke o sa may mga sariling mga store, parehas. So, ngayon, kumita ka, wala kang, hindi ka na nagpagpagkahirap na magbayad ng pwesto kasi ang mga tindahan ngayon, nagbabayad ng pwesto yan, mahal. Ay, nasa pwesto pa lang, kapag mahina ang kita mo, malulugi ka. Dito, pa isa-isa ka lang o pa dalawa-dalawa, nagbinta ka, wala, papasa-pasa ka lang. At ang pag-open ng store sa Shopee, libre lang naman. Ngayon, paano ang DTI? Dahil nag-franchise ka sa amin bilang seller, ibibigay namin, ipapahiram namin sa inyo yung DTI number natin, yung ating license. So, ganun lang. So, kaya natutulungan kayo, pwede kayong kumita. Okay? Yun, simple lang. Ngayon, isa pang magandang benefits dito. Kapag ikaw ay nakakuha o nakapag-sponsor ng ibang tao yung bumili sa produkto, sabi niya ay gusto ko rin magbinta. Ngayon, kapag yung binintahan mo ng produkto natin ay gusto rin magbinta, mayroon ka doong 500. Okay? O, 500. Ngayon, kung sa isang linggo, nakabinta ka ng dalawa o tatlo, laking bagay yun, ilang kilong bigas na ang nabibili mo doon. A plus, nakakuha ka sa isang linggo, nakapag-sponsor ka ng isang seller na doon sa iyong mga binimintahan, mayroon kang bonus na 500. O, saan ka ba niyan? O, di ba? Pwede kang kumita ng maganda sa isang linggo o sa isang buwan, lalo na kung masipag ka, madiscarded ka, para maganda ka magbinta. So, ito yung sinasabi natin, smart. Do it smartly. Pwede kang, ibig sabihin na magkumita ng todo kayo, at pwede ka namang kumita ng by smart lang. By online ka lang, pwede kang kumita dito sa aming produkto. Oh, so nakapinta ka ng dalawa o tatlo ng ating items at nakapag-sponsor ka pa ng isang seller doon sa mga bumili sa'yo, kikita ka ng maganda. Okay? So ganun lang po yun. Hindi ka na katulad noong nagdadrive ng motor, init at nakakapagod, nangangalay ang buong katawan mo sa buong maghapon na dumiskart ka, nagsisikap ka, kikita talaga. Pero nagsisikap ka ng tudo-tudo. Dito, pagka i-post mo sa Facebook, ilang tao ang pwedeng maging interesado, at doon naman sa Shopee, dahil nagbukas ka ng shop doon, pwedeng makita din ng mga maraming tao. Wala pong, ang paganda rito sa online, walang limit. Hindi lang kapitbahay mo o sa paligid mo ang iyong customer. Hang buong Pilipinas, pwedeng yung mga makapag
maging interesado doon sa produkto na iyong binibita, buong Pilipinas, pwede silang bumili sa'yo. Napakakaisipin mo yan. Kaya nga, nationwide ang ano mo, ang scope ng iyong market at lahat ng tao interesado. Ito ngayon, kailangan pa nga natin ng information dissemination. Ngayon, ipakita, sasabihin lang natin na huwag mong alalahanin yung first gastos mo. Huwag mong alalahanin yan. Ang intindihin mo yung paano ka makinabang. Kasi kapag intindihin natin yung first cost na ating binitawan, talagang ang kabaligtaran mangyari. Ang habang buhay ka na hindi ka makaligtas doon sa malaking gastos mo ng iyong fuel. Ganun lang po yung paliwanag natin. Sa umpisa niyan, hindi pa naman interesado yan. Pero pagkatagalan na pagkatuwing bibili siya ng gas, nako sayang. Sana nakaksave na ako ng 400 o mas mahigit pa. Kada bili ko ng tangke. O laki. Katagalan yan, bibili din yan. So, dilipas man ng 2 buwan, 3 buwan, bibili din sila. Dahil yung presyo ng mga gas natin ngayon, yung LPG, o kasabay kasi ang LPG kasi kasabay din yan sa pagtaas ng presyo ng gasolina at saka sa krudo. Kasabay kasi isang pinanggalingan lang yan. So, bibili din yan katagalan. So, yun, kikita ka ng hindi kailangang mag-todo kayod. Kikita ka smartly. Kaya kailangan kang marunong. Kailangan marunong ka mag-post. Kailangan kang mag-picture. Marunong ka mag-picture. Yun lang naman kailangan ang pag-post ng ibablog mo sa Facebook. Pwede mong ipost sa TikTok. Ngayon pa gawa ka ng napakaliit na makaiksi na video, post mo sa TikTok. Ipost mo rin sa Instagram. Maraming makakita doon. So, ganun. Smartly, pwede kang kumita. Okay. So, yun nga ang ating pamaraan doon. So, ngayon, pwede kang kumita 10% doon sa commodity at maganda naman ang presyuhan ng ating items. At ang maganda rito, sulo natin ang ating produkto. Wala man silang mabilan dahil nga ibinto nga itong ating produkto. Wala silang mabilan. Mahirap ito gawin dahil kailangan bago ka makagawa nito, naintindihan ng principle paano itong principle na ito. Siyempre, invention secret lang po yan. Mahirap po ipaliwanag. Pero pag nagamit mo, yun ang ipapaliwanag mo na ito nga actual gumagana at nakakatipid ka. So, sponsorship. At walang kikita ka doon at walang ibang mabilhan. Dito lang sa atin na sila makakabili. So, yun ang ating ngayong sistema. Vlogging at mayroon kang shop sa Shopee. Ngayon, iba't ibang model. So, mayroon tayong, nabanggit ko na kanina, mayroon tayong model ng biofuel lang na walang kasabay na tubig. Kung gusto lang ng customer mo, na yun lang ang kanilang gustong model dahil mas madali dahil itong water supplemented stove kailangan ng technique, kailangan ng timing kasi siyempre sapayan mo ito ng tubig at 2 balbula ang yung bubuksan. So kailangan ng masanay kang gumamit. So yun, yung produkto kapag malapit ka lang doon sa pwesto namin, bandang boundary kami ng Pasig at Taytay, pwede mong kunin directly at directly makukuha mo yung iyong discount. O, kapag malayo ka naman, orderin mo at ang pag na, mayroon kang nakagawa ka ng store sa Shopee, nakasit ito ng pre-order. Ang ginawa nga namin ay 15 days. Okay? Ganon. Ganon ang sistema at kikita ka dito. So, ito, makakatulong tayo kung didiskarte ka nang katulad ng ganitong paraan, pwede kang kumita. Ngayon, balikan natin, i-summarize po natin dahil patuloy nga ngayon ang pagtaas ng mga bilihin pahanahon ngayon ng kahirapan. So, yan lang, pili ka lang. Ayaw mong gumawa ng diskarte, ayaw mong magsikap ng matuto ng mga kaalaman. Katulad ng kaalaman sa pagbenta or mananatili ka lang at maaaring matatamaan ka nga ng kahirapan. So, online selling, madaling gawin. Sa Facebook ka lang, hindi ka na magpagod ng magbiyahe dahil online selling lang ang iyong, ang ating sistema. At pangalawa, kailangan mong bumili talaga at para makita at masaranasan mo paano ito magamit upang masagot mo sakaling may mga magtanong sa'yo ng mga customer. At yung mga bagay na hindi mo masagot, pwede mong
ipasa sa amin o pwedeng gumawa ka ng group chat na nandoon kami or ako para ako mismo ang sasagot doon sa tanong noong iyong customer. Ngayon, so walang limit dito. Kung makabigka ka ng marami sa isang linggo, sa isang buwan, makabigka ka ng marami, walang limit. Walang problema. Kung maka-sponsor ka ng marami, wala din limit. So, dito, kumpara sa physically, kayod mo ng todo, may limit kasi isang katawang ka lang. Isang katawang ka lang kakayod ka pag-deliver mo. Talagang limitado ang iyong magagawa. Pero dito, pag chance na magaling ka sa diskarte ng pagbibinta, pwede kang in one week or in one month, baka binta ka ng marami, depende sa iyong diskarte. Ngayon, yan ang tanong sa ating mga sarili. Gusto mo bang matutong dubiskarte ng skills? Ng kaalaman? Kaalaman paano magbinta? Paano magdiskubre ng produkto? Nasa sa atin yan. Nasa sa ating decision yan, sa diskarte po natin yan. Sa ating pasya, kung tayo ba ay talagang nganganga ka na lang, maghintay ka na lang kung anong kahirapan dumarating sa'yo, nasa sa atin yan. So yun po ang ating binahagi ngayon, paano tayo pumita dahil nga panahon na paghirap. Yan po, huwag makalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Salamat po.